natin itong mga wires niya, naka-grip tapos ng maraming months. Ay, naka-stay na nga talaga siya. Ito. At saka maglalagay po tayo ng moss dito sa ilalim sa kanyang puno ng mga kagay. Itong moss ay napakadali lang mabuhay kasi nga buhay na nga siya kasi talaga mga kaibigan. Pag na ilagay natin, nalipat natin dito, tamang dilig lang at saka huwag lang masyadong expose sa init ng ano ng araw ay talagang mabubuhay talaga yung moss niya mga kaibigan. So, okay, tapos dilikan natin ito. Lang may makakarabisan tayo ng mga moss na dito. Talagang pwede mag-transfer po talaga mga natin. Ano na ang trabaho? Tawag din. Yung term sa amin mauti or tawag din medyo mabusisi. May healing period pa kasi itong mga moss natin. Hindi siya mamamatay, talagang mabubuhay siya. So, very careful lang tayo, huwag siya masyadong ma-expose sa init na muna at saka doon tawag yun maka ano talaga hindi siya matuyuan ng moisture. May music na, nako nako, may music na, magkakamute po tayo nito pag may music na mga kagri. Yan po. So ito lang mga kaagri, malapit na itong matapos talaga. Ang
paglalagay natin ng mousse dito. As you can see mga ka-agri ay napaka-delightful na po siya tingnan talaga pag mayroon siyang mousse. Iba talaga yung itsura niya. At of course po, pagkatapos ito ay magdidilig po tayo dito mga ka-agri nang mabuhay talaga itong kanyang mousse dito na ilagay natin. It takes us many months and years po bago po maging ganito po siya. Ilalagay po natin dyan sa ating video kung mga ilang buwan, ilang taon ba na naging ganito sa itsura niya. Ano yung pinagmula nito? Kasi po ito ay croutons. Kung paano po naging ganito itong croutons na ito, yan po, hindi po madali mga ka-agri. It takes me many times na sira-sira, ayan, at saka more on ano talaga. Tawag doon, pag-isipan mo kung paano gagawin kasi mamamatay po siya kahit croutons po siya. Pag diniretso po, iba yung mangyayari, hindi po ganito yung itsura. Kaya habang nag-aaral po tayo mag-bonsai po talaga, ayan, nagkakaroon po tayo ng mga bagong kalaman po nito mga kagis. Siguro hanggang dito na lang muna ito. Gusto natin ipakita sa inyo itong croutons na ito, kung paano ito nagawa. Mula sa simula, mula po itong cutting, ipakita po natin dyan. More than 1 year na po yung unang video nito nang mula nang ito ay na-cut po mga ka-agri. Kaya nagpapasalamat tayo. Ito na naging itsura niya. After a couple of months and year po. A year, more than 1 year po. Mga inabot po ako ng 1 year and 3 months po. 1 year and 3 months in the making po na naging ganito yung itsura niya. Pero yung dahon niya hindi pasyadong usbong. Mas kapal pa ito, mas kaganda pa ito mga ka-agri. Makikita po natin yan ng itsura. Pagkatapos po lagyan natin ito ng moss, magdidilig lang po tayo dito para sigurado yung buhay na buhay itong mga moss na nilagay natin dito mga ka-agri. We have tested already po paglagay nito ng moss na talagang buhay na po mga ka-agri sa isang ginawa natin coco bonsai doon. Additional video natin para mapakita sa inyo na mabubuhay pala talaga yung moss na ito kasi buhay na nga siya, no. Pero yun lang, pag ganitong transfer po siya, palaging dapat may moisture siya. Hindi siya pwedeng walang basta-basta lang ng moisture kasi po tubig yung kailangan nito kasi bagong transfer po siya. At hindi po siya ma-expose ng sobra-sobra po sa sikat ng araw mga ka-agri. Yan na po. Rightly, nagde-drain na siya pa unti-unti. Yan po, tubig lang. At saka yung dinidilig po natin ito mga ka-agri ay tubig ulan po ito. Pressure po tayo na hindi po ma-distress sa itong mas natin. Hindi po willing magdilig ito nang galing sa gripo na may chlorine or chlorine para po na hindi po mamamatay yung ating moss mga ka-agri. Sa yung tips na binibigay natin sa inyo pag gusto po natin mag-grow ng moss sa ating mga tawag doon mga bonsai po, dapat rain water po o kaya yung running water galing ng sapa or ng deep well. Kaya hindi po pwedeng na galing ng gripo na mayroon po siyang chlorine. Yan mga ka-agri, hanggang dito na lang. Maraming salamat. This is your friend once again, Agritechnics TV po. Maraming salamat.